Ibig sabihin nun, hindi niya natanggap yung kaparehong espiritu. Kaya, the same message ang pwede niya hawakan the same booklet, can you say amen? The same, hallelujah, preaching of the prophet. Pagkatapos ay umiba siya ng direksyon. Bakit? Kasi hindi niya nataglay ang espiritu. Naintindihan niyo? Nakuha niya lang yung letra, pero hindi niya nakuha yung espiritu na galing sa propeta. Tama ba yun? The same way with the Bible. Lahat ng tao may hawak na Bible. Saan galing ang inspirasyon nito? Kay Lord? Pagkatapos dumating sa mga propeta, hiningahan ng Diyos, in-inspire sila, naisulat ang Biblia. Pero isipin nyo, ang dami ng tao na umahawak ng Biblia ngayon, iba't iba ang direksyon. Bakit? Kasi hindi sapat na hawak mo yung letra, hindi sapat na hawak mo yung mensahe, kailangan ay matanggap mo yung Espiritu na nagbigay ng mensahe. Sa iyong panahon. And it trickles down to the local churches. Ganon din yun. Hindi pwedeng, praise God, yung pastor na maglilid sa inyo, naniniwala sa message, eh magtuturo ng iba kaysa dun sa binigay ng Diyos sa messenger ng panahon. Kung yung message ng messenger ng panahon ay para ma-rapture tayo, dapat yung mensahin ng pastor ng local church na sumusunod sa message na yun ay para ma-rapture din kayo. It's going to be the same direction because it's the same spirit. Praise the Lord. Kaya, amen. Napaka-importante yun. Kung meron kayong dapat tignan, amen, kung tama ba tong church na aking, amen, sinisimbahan, sinusundan, sinusuportahan, tignan nyo kung nakalinya sa thus saith the Lord ng prophet ang kanyang pinapangaral. Dahil kung ang mensahe na galing sa propeta ang magbibigay ng rapturing faith, abay pag lumihis ka dyan, hindi ka tatanggap ng rapturing faith. Saan ka dadalhin ito? Diba? Some other place. Kung hindi sa rapturing faith, baka sa great tribulation ka dalhin. Amen? So it's very important. Galing sa mensahero, dumaloy sa fivefold ministry, dumaloy sa mga local church, and then kung meron mga elders, yung local church na yun, kailangan magkaroon ng iisang spirito na dumadaloy sa kanila. May kayusan, may pagpapasako. Ang kalayaan ay hindi ibig sabihin na hindi na tayo susunod. Gagawin natin kung ano yung gusto natin gawin. Ang kalayaan na tinuturo ng Biblia at ng Espiritu ay ang kalayaan para sumunod sa salita ng Diyos. Hindi para sumuway. Hindi para magkaroon ng kaguluhan. You see, like for example, we thank God for the democracy. For democracy, right? Kahit papaano maganda-ganda yung democracy kaysa sa ibang form ng government. Dahil lang sabi natin, malaya, may kalayaan tayo. Pero gusto ko ipaalala sa inyo, ang democracy mismo ay may structure. Merong tawag dito executive body, merong legislative body, merong judiciary. At sila ay nagtutulungan sa isa't isa at nag-check and balance, amen, sa isa't isa. Amen, para ipatupad ang democracy. At hindi lang yun, pagbaba, amen, sa lokal na gobyerno, nandiyan ang mayor, nandiyan ang chief of police, nandiyan ang barangay captain. Hindi pwedeng, malaya na sa democracy ko, gagawin ko anong gusto kong gawin. Okay, gawin mo. Gawin mo ang gusto kong gawin, kundi makalaboso ka. You see? So, malaya tayo para makita ang ating posisyon. Yun ang tunay na kalayaan. At sundin natin ang kayusan na itinuro ng Diyos sa ating panahon. Yan ang tunay na kalayaan. So, you see? Narito ang Diyos. Pinakita ang tamang paraan ng ministry, ng pagtutulungan. Amen. Pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Amen. Sa isang iglesia, sa kanyang bayan. Alright. Lagay ko maganda lang na banggitin ko yun para, alright, makita natin na hindi tayo Wild Wild West dito. Diba? Meron tayong kayusan. Tinuturo natin na tayo'y gumalang sa mga namiminuno sa atin. In fact, ang sabi, give them double honor. Sino mo magturo sa inyo ng taliwas dyan, amen? Watch that spirit. Because, amen, ito ay spirito ng kayusan. Ang Diyos ay hindi spirito ng kaguluhan, kundi spirito ng kayusan. He's a God of order. Hallelujah. Alright, tuloy tayo sa 11:31. Ito na yung binasa natin kanina. Tingnan natin kung paano natupad. So you see, napakabuti ng Diyos.
tinugon niya yung dalawang kahilingan na isinampan ni Moises sa kanya. Pero itong kahilingan ito ng mga tao ay sasagutin niya out of his wrath. Sasagutin niya, amen, nang dahil sa nagagalit siya, hindi dahil sa minamahal niya ang bayan, kundi dahil sa galit niya sa maling attitude nila. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo, you be careful what you wish for. Be careful how you ask God. Dahil pagka kinulit niyo siya at siya ay napigati sa inyong attitude, baka ibigay niya sa iyo kung ano yung iningi mo. But it will not be out of love anymore, but out of wrath. At papatunayan ko yan dito ngayon sa ating binabasa. Tingnan natin ang nangyari. 11:31, usisahin natin ang mga scripture nito. And there went forth a wind from the Lord. Ito yung hindi na-consider ni Moises. Na-consider niya yung lupa, na-consider niya yung, amen, yung dagat, pero hindi na-consider yung langit kung saan umiihip ang mga hangin na galing kay Lord. At ang sabi, and there went forth a wind. From where? From the Lord. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. Well, marahil sabihin nyo, hindi ba sabi ni Brother Branham, yung mga bagyo at mga tawag dito, mga cyclone na yan, ay mga demonyo na sumakay sa natural wind para makasalanta sa mga tao. Yes, tama yun. But even though yan ay sinasakay ng mga demonyo para makapinsala, pero yung control niyan ay nasa master of the wind pa rin. Tatanong tayo, bakit hinaya niya mangyari sa mga pobreng mga tao yung mga devastation na dinadanas nila? May dahilan lahat ng bagay. Pag pinahintulot niya yan dyan, pinahintulot niya yan dahil may dahilan. Pero, alala niyo ba yung mga pagkakataon na mayroong mga super typhoon na nasa direksyon natin ng takbo, pero nanalangin tayo sa master of the wind? At binago niya ang ihip ng hangin? At inilayo niya sa ating bayan. Why? Because He is the master of the wind. May hangin na galing sa Kanya. Hallelujah. And sabi, and brought quail from the sea. Hindi po yun hangin na biglang umiihip sa dagat, biglang naglabasa yung mga pugo out of the sea. Hindi ganun. Mali ang pagkaintindi nyo pagka ganun. Kundi, yung hangin na yun ay nag-direct doon sa mga quails on their migratory flight. Nangyari po ito, mangyayari ito sa panahon na yung mga pugo galing sa Egypt ay nagmamigrate papunta sa ibang lugar para makaiwas sa isang mapampisalang weather para sa kanila. Yun ang ginagawa ng mga hayop. By instinct, di ba, sila ay pinapaalis nilo at pinapatakas sa taglamig. Amen? Para pumunta muna sa ibang lugar para maging ligtas sila. So, taon-taon sa ganitong panahon, itong mga pugong ito, libo-libo-libo-libong mga pugong ito ay nagmamigrate. Pero sa pagkakataon ito ay merong hangin na umihip mula sa Panginoon at yung kanilang direksyon ay niriroute ng ating Panginoon. Niriroute niya. Hallelujah. Amen. Bigla na lamang, amen, yung leader nila, hindi niya maintindihan kung bakit, pero bigla na lamang merong turbulence silang nasalubong at tinulak sila sa ibang direksyon. At ang sabi ng mga kasama niyang pugo, teka muna, sir, mali yata ang ating direksyon. Alam ko, mali nga, pero hindi ko makayang salubungin itong turbulence na ito. Yung pala merong hangin na galing kay Lord. At sila ay nilihis ng direksyon. Praise the Lord. And sabi, and brought quails from the sea, and let them fall by the camp, as it were a day's journey on this side, and as it were a day's journey on the other side. Ibig sabihin, ang layo nung baksak nung mga pugo ay ano, isang araw na paglalakbay. In other words, ganun kalayo. Yung isang araw na paglalakbay, amen, ay katumbas ng 16 to 20 miles. Depende sa laki ng hakbang nung tumatakbo o nung lumalakad. So ang sabi dito, amen, bumaksak, umulan ng pugo. At ang lawak ay, amen, 16 miles to 20 miles sa side na ito. 16 miles to 20 miles sa side na ito. At ang sabi, and
as it were 2 cubits high upon the face of the earth. 2 cubits equals 3 feet. 16 miles dito. 16 miles dito. At ang lalim ay 3 feet. Hanggang dito siguro. Amen. Bumaha po ng pugo. Ang sabi sa Psalm 78, tingnan natin kung paanong sinulat ito ni David sa kanyang awitin. Sabi dito, he caused an east wind to blow in the heaven. So yung palang hangin na galing kay Lord ay east wind. Alright? Well, actually, makikita nyo dito, may dalawang hangin siya dito na ginamit para madala yung mga pugong yun sa mga Israelita. Ang sabi dito sa first letter, he caused an east wind to blow in the heaven, and by his power, he brought in the south wind. East wind and south wind. Amen? Ano yung east and south? Habagat ba yun o amihan? Southeast. In southeast, I think that is habagat. Whatever. Check nyo na lang. Kanina, tinignan ko, nakalimutan ko. Nalilito ko palagi dyan eh. Basta yung east saka yung south, nag-combine para yung mga pugo ay mahatid sunod sa nanghihingi sa kanila. East wind, south wind. Amen. Merong mga lumilipat ng mga pugo, ang dami-dami nila, baguhin yung direksyon. And 27, he rained flesh also upon them as dust and feathered fowls like as the sand of the sea. Hallelujah. Isipin niyo kung anong tunog ng ating mga bubong kung dito ay umulan ng pugo. Just imagine. Umulan ng pugo, umulan ng karne, ang sabi dito. Hallelujah. Gusto niyo ha? Gusto niyo ng karne, sige. Sabi, ang dami ay tulad sa alabok ng karagatan, sa buhangin ng karagatan. Hallelujah. Tinitingnan ko lang kung ang isang natural na hangin ay nagawa ito ng isang lupon ng mga ibon ay i-redirect ang direksyon, i-reroute ang kanilang direksyon. Bakit hindi magagawa ito ng hangin ng Espiritu Santo? Amen sa buhay ng isang predestinated seed na dating nasa direksyon ng kapamakan, ng kasamahan, direksyon ng kapalaluan, kayabangan at lahat. Amen. Kapag umihip ang Holy Spirit sa inyong daan at ikaw ay predestinated seed, wala kang magagawa kundi i-reroute ang iyong direksyon. I-reroute ang iyong GPS. Hallelujah. Dahil ikaw ay dadali ng Diyos sa kapanganakang muli because you are predestinated seed. Marahil may plano ng nanay at tatay mo sa iyo. It's well planned. May blueprint na siya ng mga ipapaaral sa iyo at patatapos sa iyo at lahat ng suporta. Amen. Kung saan ka titira, sinong mapapakasawa mo. Pero bigla umihip ang hangin ng Diyos. At nasumpuan mo ang sarili dito sa church na ito, ikaw ay nananambahan sa Diyos na buhay. At marahil yung nanay at tatay mo na nagplano sa iyo ng ganun, hindi mo nakasama ngayon dahil ang sabi, napunta ka sa kulto. Pero ang ihip ng Espiritu ng Diyos ang nagdala sa iyo dito. Hallelujah. Praise the Lord. You see? Sa akin, nagbibigay ito ng kapanatagan. Kung meron man tayong hinihiling na para bang ang ihip ng hangin ay salungat doon sa ating hinihiling. Dumalangin tayo sa Panginoon ng hangin na baguhin niya ang direksyon ng hangin. Magagawa niya yung ginawa niya noon. Amen. Ba't hindi niya magagawa para sa atin? Ginawa niya ito para din sa rebuilding bayang ito, ba't hindi niya gagawin para sa atin? Amen. Diba? Expression natin yan eh. Bakit parang nagbago ang ihip ng hangin? Kanina ang sungit-sungit mo ngayon, ang sweet-sweet mo. Nagbago ang ihip ng hangin.
Kung kailangan niyang baguhin lahat ng ihip ng hangin ng tao para maibigay lang hinihingi mo, gagawin niya. Amen! Hallelujah! Hawiin niya lahat ng tao, lahat ng sirkumstansya, lahat ng mga bagay-bagay para iabot sa kanyang bayan, sa mga anak niyang sumasampalataya sa kanyang kanilang kailangan. Believe that. Praise the Lord. Sabi sa 27, He rained flesh also upon them as dust and feathered fowls, like as the sand of the sea, and He let it fall in the midst of their camp, round about their habitations. Yeah. Ano mas gusto nyo? Snow o pugo? Hallelujah. So balik tayo sa Numbers 11:31. Yun ay sa account ni David. Sa Psalms, binasa natin. Ngayon balik tayo sa account ni Moses. And there went forth a wind from the Lord and brought quails from the sea and let them fall by the camp as it were a day's journey on this side and as it were a day's journey, amen, on the other side, round about the camp and as it were 2 cubits high upon the face of the earth. Ganun kay daming pugo ang lumakpak sa kanila. And verse 32, the people stood up all that day and all that night and all the next day and they gathered the quails. Hindi raw sila natulog nung araw na yun. They stayed up all that day and all that night. Magdamag hindi sila natulog. At sumunod na araw, hindi pa rin sila natulog sa kakaipon nila ng mga pugong lumakpak sa kanilang paligid. Sabi dito, he that gathered least, gathered 10 homers. Yung pinaka-county ang nakuha, ay nakakuha ng isang homer ay 300 liters, about 300 liters. So yung pinaka-county raw na nakuha ay nakakuha ng 10 times 300 liters. Yun ang pinakakunti na nakuha. Now, gusto kong pansinin nyo ang eagerness ng mga tao when it comes to toiling after the flesh. Tignan nyo ang kanilang, paano ko ba sasabihin yung eagerness? Yung kasabikan nila sa laman, sa karne. Diba? Yung kanilang malalim na pagnanasa, yung kanilang kasigasigan. Amen. Kung kahit hindi kami matulog, abay, jackpot tayo dito. Pugo everywhere. Kahit sa kapag pugo, umuulan ng pugo. At dahil yun ang kanilang ninasang malalim, amen, yun ang kanilang dinesire, yun yung pita ng kanilang laman, yun yung in-express nila kay Lord. Nalulong sila. Nagpagkadayok-dok sila sa pagkuha ng pugo. Amen. Na kung kailangan hindi matulog, gagawin nila basta makuha lang nila at nung maaari nilang makuha. What a picture of the world. What a picture of Laodicea. Ang tao, hindi matutulog, mag-overtime, magpapakahirap. Are you listening to me? Magpapagal ng gusto, sabi nga nila, magsusunog ng kilay. Para ano? Para magabol sa mga bagay na temporal. Bagay na lilipas, bagay na mabubulok, bagay na kakalawangin. Pero hindi makapag-spend ng 3 oras sa church. 3 oras sa church, inip na inip. Praise the Lord. Ano kaya kung sabihin ko, madaling araw bukas, alas 5, ay meron tayong prayer meeting, madaling araw. Alam ko na kung ano mangyayari kasi konti lang umatin sa amin nung men's marriage devotion namin pag alas 5, alas 6. Pero kayong mga kalalakihan na narito na hindi umatin, pag kayo ay pinag-overtime, abay, nauuna pa kayo sa lahat para sabihin, I'm ready for the overtime. Amen. Kung kailangan hindi matulog, kung kailangan manatiling nakatayo, buong araw, buong magdamag, at buong susunod na araw. Yun ang nangyari dito, di ba? Amen. Para lang maka,
makadagdag ng konting pera, konting mga bagay ng sanglibutan, para lang mapuno ang tiyan. Pero pagdating sa spiritual na bagay, tamad na tamad tayo. Mapatagal lang ng konti si Brother Rich. Sige na kayo ng tingin ng sarili nyo. Praise the Lord. Natalang, ilan sa inyo naglalaro, magdamag ng kung ano-anong games sa computer? Praise the Lord. You see, maraming sa mga bagay ng sanglibutan na hindi naman talaga tunay na masama. Meron mga bagay na kailangan natin. Hindi naman masama ang pagkain. Hindi naman masama ang sasakyan. Pero kung ang isip mo ay nandun na lamang, gagawin mong lahat, ibibigay mong lahat para lang maabot mo yung minimithi mong sasakyan. Pagkatapos ay ipagpapalit mo sa panahon na ikaw ay narito para humingi ng Diyos ng direksyon kung paano mo aalagaan yung sasakyan at paano mo i-handle yung blessing. Ano mangyayari sa iyo? Yung inihingi mong blessing, maaaring ibigay ni Lord sa iyo, pero sa ikapapahamak mo. Bakit? Kasi hindi mo inuna kung ano ang kanyang kalooban. Hindi mo sinaliksik kung ano ang kalugod-lugod sa kanya. Ikaw humayo ayon sa iyong sariling pita ng laman. Pag nanasa, yun ang dahilan kung bakit nagalit si Lord. Because they ask this out of their own desire. Amen. Last, not faith. Not belief in God. Not out of concern para sa bayan. Kundi out of lust. Kaya nga yung lugar na ito ay tinawag na, amen, graves of lust. Bakit? Kasi namatay sila dahil sa pita ng kanilang laman. Praise the Lord. At kinuha nila lahat na makukuha nila at ginawa nila, denying nila yung... Yes, denying nila. Sabi sa historian, amen, dahil kung hindi nila gagawin yun, mabubulok yun. Di ba? Eh, isang buwan yun eh. Isang buwan nilang kakainin, kailangan nilang, isipin nyo, hindi basta-basta ang trabaho yun. Bibiyakin nila yung mga pugo, kukunin nila yung mga bituka, lilinisin nila, babalibuan nila. At lahat, aasnan nila sa kanila, ibibilad sa sikat ng araw. Pero, wala, hindi nila alintana yung hirap at pagod kasi karne, laman. Praise the Lord. At hindi nila alintana yung sinabi ni Lord sa kanila. Amen. Na pag kinain nyo yan, habang nasa bibig nyo, bago nyo pa manguya ng gusto, ay ano, lalabas ito sa inyong mga ilong. Ibig sabihin nun, mga mamatay kayo at magiging karumal-dumal. Darating ang panahon na kasusuklaman nyo yung inyong pinagagawan ngayon. At yun nga nangyari. Pero habang kinakain nila, wala sila. Hindi nila naalala yung sabi ng Diyos na yun. Amen. Basta sila, you know, nasisiyahan. Kapag sila, basta sila na-entertain, nagagawa nila kung ano yung gusto nila, nahahakot nila lahat ng makukuha nila. Hamig sila ng hamig ng mga bagay ng sanglibutan. Kain ng kain. Amen. Not knowing na yung judgment ni Lord was hanging above them. Parang ang Amerika ngayon. Di ba? Daan-daang taon na nag... Diba? Sila'y nagpasasa sa kayamanan, sa mga blessing ni Lord at lahat. Pero nakalimutan nila habang kumakain sila ng mga pabo nila. Thanksgiving Day. Lahat ay yung pangako, yung thus saith the Lord ng propetang sabi, Los Angeles! Sabi niya, isa sa mga araw na ito, you will slide into the ocean. Wala silang kamalay-malay doon sa California. Sige ang party nila, sige ang kainan nila, sige ang pagpapayaman nila at lahat. Hindi nila alam ang judgment ni Lord ay nandun na sa kanilang ulunan at malapit nang bumagsak. At hindi lang Amerika, lahat ng mga tao sa sanglibutan, Laodicea itself, ang sabi niya, hindi kami nangailangan na anuman, nagkamit kami ng lahat ng kayamanan at walang anumang kinakailangan. At sabi niya, hindi niyo alam na kayo'y pobre, aba, maralita, hubad, bulag. Hallelujah. Sige sila ngayon, di ba? Gagawin nila kung anong gusto nila. That's Laodicea. People's rights. Amen. Gagawin namin, kakainin namin, gusto namin kainin. Di ba? At lahat. Amen. Not knowing. Amen. Hindi nila inaalintana ang mga pangako sa huling panahon. Ang pagdating, amen, ng dakilang galit ng Diyos ay bawa ng lupa.
So tignan nyo, God gave them these quails out of wrath, not out of love. Dito sa verse 32, okay, lapasan natin. Verse 28 ng Psalms, balik tayo. Sabi ni David ay ganito, so they did eat and were well-filled. Hindi lang sila kumain, kundi nabundat sila. They were well-filled. For he gave them their own, what? Desire. Not the Lord's desire, but the people's desire. Amen? Paalala ko sa inyo, huwag kayong ihingi nang higit sa kayang i-handle ng inyong karakter. Di bali na huwag kayong pagpalain ng gusto kung hindi nyo kayang i-handle yung blessing. Di bali hindi kayo umaman kung hindi mo kayang i-handle yung kayamanan. Mas mabuti naman natili kang pobre ng puspos ng pananampalataya kaysa ikaw ay umaman at ikaw ay mapahamak. Dahil merong mga tao hindi kayang i-handle ang sobrang kayamanan. Merong mga tao hindi kayang i-handle ang popularity. O kay hingi ng, o sana makilala din ako, sana nagpipreaching ako katulad niyan, sana, you know, ako rin ang gusto ng mga tao kong maging preacher sa mga convention at lahat. Be careful what you wish for, baka hindi mo kayang i-handle. Amen? Meron tayong mga kilala. Amen. Maging dito sa church na meron kilala na medyo guminhawa ng konti ang buhay. Amen. Natutunan kung anong skill. Amen. And he ran after that skill hanggang sa nakalimutan ng iglesia. Dating pobre, dating nakasandig sa iglesia, nananalangin. Amen. Umaasa pang may problema, hingi ng payo sa pastor, hingi ng tulong sa panalangin at lahat. Pero nung medyo yumaman na at lahat, nanalangin na makatapos, nanalangin na magkatrabaho, magkaroon ng magandang hanap buhay, nung magkaroon ng mga hanap buhay, nan sana, hindi ma-handle ang blessing. And sometimes God will give you what you desire para bigyan ka ng aral dahil nakikita niya, amen, na yun ay hindi ayon sa kalooban niya, but pita ng laman. Diba? Kaya nga, yung sinasabi niya sa James chapter 4, I think it is, 4:3, ang sabi, hindi ko binibigay sa inyo yung mga hinili nyo dahil mali ang inyong panghingi. Dahil ito'y hinihingi nyo para gugulin sa inyong mga kalayawan. Alam nyo, biyaya ni Lord yun. Pagka ikaw ay elected, amen, gustong-gusto mo isang bagay, kahit anong iyak mo, hindi niya bibigay sa iyo. Bakit? Kasi ikapapahamak mo. Amen. Pero si Balaam ay humingi. Una, pangalawang beses, pangatlong beses. Sinabi na rin, Lord, hindi, huwag. Pero kulit silang kulit dahil sa merong mas mataas na reward. O sige, humayo ka na. Kita niyo kung anong nangyari sa kanya. Praise the Lord. Pag hindi binibigay ni Lord sa inyo, maghintay na lang. Huwag niyong kulitin ang kulitin si Lord. Kasi baka mali yung hinihingi niyo, kaya hindi binibigay sa inyo ngayon. Pag hinihingi niyo, minsan ipagkatiwala niyo sa kanya, Lord, alam mo kung anong pinakamabuti para sa akin. Huwag mo kong bigyan ng anumang bagay na hindi ko kayang i-handle at ikapapahamak ko. Pwede ba yun, Brother Ray? Ha? Ang sabi ng mga Hudyo, let His blood be upon us and upon our children. At binigay ni Lord ang kanilang hiniling dahil kanilang sinabi yun habang siya'y naghihirap, habang siya'y, you know, sinasaktan, habang siya'y inaakusahan, imbis na ipagtanggol ng kanilang Panginoon, ang sabi, hayaan niyo ang dugo niya'y mapasa amin. Napasa kanila nga. Hiningi nila, binigay ni Lord sa kanila, ano yun? Out of wrath. Dahil sa kanilang attitude, dahil sa kanilang paghahamak. Hallelujah, para turuan sila ng leksyon. Yun ang nangyari sa kanila. 70 AD, bumaha ang Jerusalem. Hindi baha ng pugo, hindi baha ng snow, hindi baha katulad na dinaras ng ating bansa, kundi baha ng dugo ng Israel. At kinailangan nilang kainin ang sarili nilang mga anak dahil sinabi nila, ang dugo mo'y mapasa amin. Sino humingi? Sila. Hallelujah. So they did eat and were well filled, for he gave them their own desire.
And they were not strange from their lust. Hindi sila nahiwalay sa pita ng kanilang laman. Hallelujah. But while their meat was yet in their mouths, the wrath of God came upon them and slew the fattest of them and smote down the chosen men of Israel. Habang nasa bibig nila at inunguya nila yung kanilang karne na hiningi, yung mga pugo, ang sabi, ano, pinatay ni Lord out of His wrath. Kala nila blessing, jackpot tayo. Pero meron palang kasunod na galit yun. May kasunod na sumpa. May kasunod na salot. Ha. Praise the Lord. Huwag tayo magmalaki sa mga blessing natin. Paano mo yan nakuha? Paano mo yan hiningi? Kasi sa tanongin niyo ako, pwede pala yung brother, may blessing pagkatapos may kasunod na sumpa. Kasi paano mo hiningi yung blessing? Hiningi mo yan para sa kaharian ni Lord? O para gugulin sa sarili mong pagnanasa at kalayawan at pita ng laman. Selfish ba ang motibo mo sa paghingi mo ng bagay na yan? Selfish ba ang motibo mo para itulak, ipush ang isang bagay na yan? Praise the Lord. Maraming bigay sa'yo ni Lord, pero mag-ingat ka kasi baka merong kasunod na galit. Dahil habang kinakain nila, pinas lang sila na Lord. Ang sabi, mula sa pinakamataba. Sabi, pinakamatakaw. Kaya pinakamataba kasi tumaba na uso sa loob ng isang buwan. Nakita niyo may scripture? The wrath of God came upon them and slew what? Not the thinnest, but the fattest. Ingat kayo mga matataba. Sa mga bagay ng sanglibutan, spiritually speaking. Yung nagpapakabusog sa mga bagay ng sanglibutan, kayong unang papatayin. Takot kayo, kala niyo, literal na taba, ha? Pero mula sa pinakamataba, pinatay sila. Pinatay din pati yung mga chosen men of Israel. Kala ko pagka-chosen na, safe. Elected, chosen. Ibig sabihin nun, yung mga piling, mga lalaki, yung mga sikat, yung mga magagaling, ha? Yung mga bida, chosen, palaging pagka merong usapan sila, ang chosen na pag-usapan. Praise the Lord. Patay silang lahat habang umangata sila ng karne ng pugo. Habang ini-enjoy nila yung hiningi nila, nangamatay sila. Hindi natin mapaliwanag kung anong kinamatay, pero it's sabi dito, salot. Ang binaksak ni Lord sa kanila sa pamamagitan ng pugong yun. Sarili nilang kahilingan, parang tugon sa panalangin. Pero out of wrath, God gave it to them. Because of the wrong attitude, wrong approach. Mercy. Oh my God, hindi natin maintindihan ang gawi ng Panginoon. Pero mag-ingat tayo sa ating hinihingi. Lagi nating i-check ano ang motibo natin. Ito ba hiningi natin na may pagsumbat kay Lord? Paghamak doon sa kasalukuyang binigay niya sa atin. At pagsasabi, Lord, bakit hanggang ngayon ito lang sa akin sa mata ng iba? Lord, nagpapasasan at lahat. Kala ko ba anak mo ko? See, doon nagalit si Lord eh. Hinamak yung mana. Tulungan tayo ng Panginoon, wag natin hamakin ang salita ng Diyos na ibinigay niya sa ating Panginoon. Yun ang ating mana ngayon. At wag na wag natin ikumpara sa mga bagay ng sanglibutan. Wag nakakitahan tayo ng Lord ng ating, ng tawag dito ng pagkasawa sa salita ng Diyos, sa mensahe sa huling panahon. Wag na ikumpara niyo sa mga bagay ng sanglibutan. Mawala na ang lahat, wag lang ang mensaheng ito na ibinigay ni Lord sa atin. Hallelujah! Gusto yung makita ni Lord yung ganong pagpapahalaga. Kasi tinanggalan nila ng halaga yung mana. Kaya nagalit si Lord. Amen. Verse 32, for all this they sinned still and believed not for His wondrous works. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord.
Balik tayo sa Numbers 11:33. And while the flesh was yet between their teeth, pinapakita ko sa inyo yung account ni David, yung account ni Moses. Sa 33, sabi, while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, amen, bago pa mangata ng gusto, the wrath of the Lord was kindled against the people. You see, what? Wrath of the Lord. Yung binigay na pugo ay out of the wrath of the Lord. And the Lord smote the people with a very great what? Plague. Salot. Yung akala nilang blessing ay salot pala. Ano man yung kinahuhumalingan mo ngayon, kung yan ay naglalayo sa iyo, sa Diyos, I say to you, salot yan. Salot yan. It will kill you. Tatanggalin yan ang pananampalataya mo. Ilulubog ka niyan, amen, sa kasamaan. At aalisin niyan ang pagiging sensitibo mo sa Espiritu ng Diyos. Hanggang sa hindi mo na maramdaman ang pagkilos ng Diyos. Hindi mo na maramdaman yung hatak niya, yung kalabit niya sa iyo. Darating yung panahon, amen, nag-church ka pa rin, pero wala nang dating ang pinasabi ng pastor sa iyo. Bakit? Meron kang kinahumalingan nang higit kesa sa salita ng Diyos. Ninasa mo, hiningi mo, ngayon nakuha mo, pero yan, amen, ay isang salot sa iyong buhay. Sabi ng isang historian, there were 23,000 killed at one time. Yung pagkakataong yun, dun sa graves of lust, 23,000 na mga tao ang namatay. Dahil dun sa akala nilang malaking blessing, baha ng pugo, nangamatay silang lahat. Sabi sa Romans chapter 1 verse 26, bago tayo magtapos and we will pray. Sabi dito, for this cause, God, speaking of the world now, speaking of the end time, babasahin ko sa Tagalog, mas maganda siguro basahin natin sa Tagalog. Huling scripture natin. Romans chapter 1, verse 26. Pwede pala yun. Ibigay ni Lord yung hinihingi mo. Dahil tinanggihan mo kung ano yung kalooban ni Lord, ay ibibigay niya sa iyo, pero sa iyong ikapapahamak, ay ito ibibigay niya out of His wrath. Dahil ayaw mong sumampalataya na alam ni Diyos, ng Diyos kung anong kailangan mo. At yun lang ibibigay niya sa iyo dahil yun lang ang makakabuti sa iyo. 1:26 ng Romans. Ano sabi sa Tagalog? Right? Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita. Tama ba yun? Binigay na raw sila ni Lord. Bakit? Yun ang kanilang ninanasa. Yun ang kanilang hinahangad. Yun ang kanilang sariling desire. Sabi sa scripture kanina binasa natin. Sabi niya, dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. In other words, finervert nila yung natural use ng kanilang pagkababae. Alam niyo na kung ano ibig sabihin nun. Romans 1:27, at gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, lalaki sa lalaki. Ayaw na nila ng babae. Isn't that the world that we're living in right now? Anong sabi niya? Dahil ninasa nila, hinangad nila yun sa papanood nila, kakapanood nila kung ano nung bagay. Pag hindi mo binago yan, ibibigay ni Lord sa iyo yung pita mo. God have mercy, kung meron doon may problema, amen, sa panonood ng mga malalasong panoorin, amen. Iligtas kayo ng Diyos sa gabing ito. Humingi kayo ng habag sa Panginoon. Humingi kayo ng awa sa Kanya. Dahil yan ay isang malupit na Panginoon. Yung desire natin, amen? Yung malamang nating desire, makahahayop na desire, you know, mabuting alipin yan, pero malupit na Panginoon. Pagka yung desire natin,
ay kontrolado ng ating kaluluwa na puspos ng Espiritu Santo, amen, makakabuti sa inyo. Kumain kayo kanina, di ba? Bakit kayo kumain? Kasi yung katawan nyo nagsabi, kailangan ko kumain. Pero alam nyo kung anong dapat nyong kainin. Dahil kontrolado ng inyong kaluluwa. Di ba? Uminom kayo, pero hindi kayo uminom ng alak kanina. Uminom kayo ng tubig. Di ba? Alam nyo kung anong dapat iwasan. Bakit? Kasi na-channel doon sa kaluluwa nyo. Yun ang control tower nyo. Pagka kontrolado nyo ang inyong animalistic appetite and desire. Nandito pa rin yan. Hindi pa converted yung ating laman. Amen? Maganda yan dahil hinihingi ng laman nyo kung ano yung kailangan nyo para mabuhay kayo dito sa ibabaw ng lupa. Para maging malusog, para makahayo kayo, para magawa nyo kung ano yung dapat nyo ngayon. Hinihingi yun. Merong control tower ang ating laman. Ang sabi na nagsasabi, kailangan ko to, kailangan ko ng tubig, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng edukasyon, kailangan ko ng ganito. As long as kontrolado ng inyong kaluluwa, that's good. It's a good servant. Pero pag kayong desires nyo ang kumontrol na sa kaluluwa nyo at kayo kinalatkad kung saan kayo gustong dalin ng mga pita ng inyong laman at sunod-sunuran ng kaluluwa nyo, malupit yan. Yan ang sabi dito, gaya ng binabasa natin, tutuloy natin. Amen, sabi na nagningas sa kanilang karumihan ng pita sa isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Amen, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Praise the Lord. Gusto ng mga Amerikano na magsama na ang lalaki sa lalaki at basbasan sa iglesia. Sabi ni Lord, sige, hayaan mo sila. Amen? They're gonna go down under judgment anyway. Bigay mo kung ano yung gusto niya. Yung nagpapaligaya sa amin, yung umaaliw sa amin, yung nagbibigay ng magandang pakiramdam, yun ang gagawin namin. Tulungan tayo natin, Panginoon. Kung hindi nyo kayang kontrolin niya, nagpapasaya sa inyo, nagpapaganda ng pakiramdam niyo. Amen? At hindi nyo nasasala ng salita ng Diyos, ingatan nyo. Amen? Bantayan nyo, baka saan kayo daling yan. Tumatanggap ng kanilang sarili ng kagantihan sa kanilang pagkakamali. Verse 28. At palibhasay, hindi nila minagaling. Ayaw nila. Nakilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat. Nangapupuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapag panaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pandaraya ng mga kasamahan, ang mga mapag-upasala. Dahil gusto ng sanglibutan yan, binigay sila ni Lord sa kanilang sariling halay. Mahalay na pita, I should say. Amen. At saan sila pupulutin? Amen. Sa dagat-dagat ng apoy. Dahil binigay ni Lord sa kanila yun, ayon sa kanilang ninasa, out of his wrath, not out of his love. Pero sa mga elected ni Lord, pag humingi kayo, hindi niya bibigay pag di makakatulong. That's grace. Siguro minsan patitikimin niya kayo, sige, konti lang, ito hinihingi mo. Pero paparamdam niya na kagad sa'yo kung anong hindi maganda epekto para ano, para mabago kagad ang isip mo, magsisi ka kagad. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Ang church na ito, wag na wang masumpungang maging libingan ng pita. Kundi ito'y maging libingan kay Kristo. Ayaw kong malibing sa aking sariling pita. Gusto kong malibing kay Kristo. Lahat ng aking desire ng pagnanasa, Hallelujah, ang aking ambisyon, ang aking buong pagkatao ay malibing sa Kanya. Amen. Ang iglesia ito, huwag naman maging libingan ng pita, kundi maging libingan kay Kristo Jesus. Tayong lahat ay magsitayo. Awitin natin, awitin nagsasabing, I want what you want. Amen. We can sing that now. Amen. Differently. We can sing that. Amen. With appreciation, much more appreciation than before. Dahil ayaw natin yung gusto lang natin. Pero gusto natin kung ano yung gusto niya para sa atin. Iyon ang kanyang ibigay sa atin. Have mercy. Amen. Amen. Awitin na natin ng tulad sa isang panalangin bago tayo tuluyang manalangin sa gabing ito.
from our hearts. We love you. Thank you, Jesus. Yes. I want what you want for me, dear Lord. Whatever, wherever it may be, I know that you know what's best, my Lord. I want what you want for me. I want what you want for me. Alam ko medyo matigas ang ating pangaral ngayong gabi, but this is the way the Lord led me tonight. And this is not out of wrath. Ito yung pagkain na kanyang pinaulan ngayon sa inyo. Huwag na huwag nating hamakin. Tanggapin natin ang buong kagalakan ng mana na pinalalakpak niya sa church na ito. Ting tayo magkakatipon, minsan ay matigas, minsan ay medyo hindi magandang pakinggan sa tenga. Pero alam mo, pagka kinain mo, na ito'y nakatutulong sa iyong kalooban, sa iyong kaluluwa, sa iyong puso, sa iyong isip. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng mensaheng ito, masala natin ang mga ninanasa nating makamit dito sa ibabaw ng lupa. Is it our own desire? Or is it the perfect will of God for you? Ano man ang binabalak natin ngayon, salain natin, tulungan tayo. Hindi niyo ako masisisi pagdating ng araw. Dahil sa gabing ito, ay buong kalakasan kong pinaalala sa inyo. Be careful what you wish for. Be careful what you ask. Siguraduhin niyo na tama ang inyong attitude sa inyong pagingi. Siguraduhin niyo na tama ang motibo niyo sa inyong gagawin. Parang pagpapala ng Diyos ay sumama sa inyo. Or else He may give it to you dahil nagsusumigasig ka, gagawin mong lahat. Hindi mo na alintana yung tinig, still small voice. Nagpapaalala sa iyo, anak, medyo sumusobra ka na dyan. Anak, maling direksyon yan. Oh God, nawa paihipin ng Diyos ang hangin ng Espiritu para baguhin ang ihip ng hangin ang ating direksyon at ibalik tayo sa daan ng kanyang kalooban. Yan ang aking dalangin sa gabing ito. Hindi ko lang bakit ganito ako dinirek ng Lord. Marahil kailangan ito ngayon ng iglesyang ito. Tayong lahat ay manalangin. Thank you.
praise your name, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise your holy name, O God. Thank you, Jesus. O God. Thank you, Lord. Wonderful Jesus. Oh God, praise your holy name. We love you, Jesus. We honor you. We love you. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Panginoon, may nagkakatiwala ako sa iyong church nito. Lord, by experience, alam ko, pagka may ganitong mga matinding mga pangaral, Lord, may ganitong inspirasyon mula sa iyo, inahanda mo kami. Dahil inaalagaan mong iyong mga anak, binabantayan mo kami. Ikaw ay nagbababala sa amin, Panginoon, tungkol sa mga bagay na darating para malaman namin kung anong dapat namin gawin na hindi kami mahuli sa silo ng kaaway. Kundi pagdating ng tuksong yun ay mapagtagumpayan namin at maging maingat kami sa aming pagpapasya. Tulungan mo ang iyong mga anak. Salain namin ang lahat sa pamamagitan ng salita mo, pamamagitan ng mensahe sa huling panahon. Ayaw mo ang espiritu na galing sa propeta, pinuus mo sa kanya, ay dumaloy sa bawat isa sa amin. Huwag kaming malihis ng direksyon sa anumang paraan. Oh God, hindi po mahirap hilingin ito dahil ang mga pinili mo ay hindi malilihis. Magkamali man sila minsan, Lord, ibabalik mo sila kagad sa tamang landas. Oh God, salamat sa biyaya mo. Salamat sa kabutihan mo. Palahin mo ang iyong mga anak. We thank you. I want what you want for me, dear Lord. No, whatever, wherever it may be, for I know that you know what's best for my Lord. Yes, Lord, I want what you want for me. I want what you want for me. Tayo natin tumayo, manginawit natin minsan pa from our hearts. I want what you want for me, dear Lord. Whatever, Lord, and wherever, oh God, it may be, for I know that you know what's best, my Lord. I want what you want for me.
what you want for me. Yes, I want what you want for me. Let's just praise him. Oh, let's just worship him. Thank him for the word tonight. Thank him for the truth. Thank him for the Holy Spirit. Thank him for the wind. The wind of the Holy Spirit. Amen. Nagpalakpak sa atin ang pagkain ito para sa ating kaluluwa ngayong gabi. Amen. Amen. Marahil ito ang kanyang pinarinig sa atin para iiwas tayo sa isang kapahamakan. Iliis ang ating direksyon sa ating tinatahak na direksyon katulad ng mga pugong yun na merong pagdadalhan si Lord sa atin ayon sa kanyang kagustuhan. God bless you. Gusto kong tawagin si Brother Eddie para tapusin natin gawain sa pamagitan ng panalangin sa gabing ito. God bless you all. Praise the Lord. Tayo lahat ayumo ko ngayon sa panalangin. Ama namin Diyos na banal, napakaluwalhati na aming narinig. Napakagandang paalala ito, Panginoon, para sa amin na hindi sa lahat ng aming mga panalangin ay dinidinig mo kami. Kaya ang sabi ng Biblia na yung salita, hindi kami marunong manalangin ng wasto, Panginoon. Kaya naman ang banal na Espiritu ang tumutulong sa amin sa mga panalangin na dapat naming ipanalangin, Panginoon. Ito ba'y kalooban mo? Ito ba'y sakdal kalooban para sa amin? O gusto lang namin ito, Ama. Huwag nawa mangyari, Panginoon, mga hilingin namin, Panginoon, sa ibigay mo. Dahil alam namin sa lahat ng hinihingi namin sa buhay namin ito, kung alam namin makapapahamak kami, Panginoon, hindi mo binibigay. Kaya minsan sinasabi mo, hindi pa panahon, maghintay kami. Kaya haya mo, Lord, na ang panalangin namin sa gabing ito, naway, hindi doon sa gusto namin, kundi ano ba ang gusto mo para sa amin. Baka dumalangin kami na ikapapahamak namin at kumakain kami ng hatol sa aming mga sarili. Huwag nawang mangyari, Panginoon, sa aming kaligayatang ito, Panginoon. Hindi sa ikapamahama, kundi sa ikabubuti sa katututo namin. Salamat, Panginoon, sa paalala ng salita, Panginoon. Ang mga gawain kagaya nito ay gawain na parang ayaw namin matapos-tapos, Panginoon. Gusto namin mapabuti kami, higit na magiging mabuting Kristiyano, magiging higit na mabuti kaysa dati. O, Panginoon, ay higit kaming matuto sa iyong mga salita. Magabayan kami sa buhay na ito habang kami nagpapatuloy, habang kami naglalakbay. Hayaan mong hubugin mo kami sa kakaustuhan na nais mo para sa amin. Salamat sa paggabay ng iba ng Espiritu, Panginoon. Hayaan mong may hakbang na namin, Panginoon. May panalangin namin, dapat namin panalangin para sa gabing ito, para sa ikabubuti ng bawat isang narito. Dahil kung pipilit-pilitin namin, Lord, oh God, higit na mataas ba ang plano mo kaysa plano namin sa buhay na ito, Ama. Ang kagustuhan mo at hangarin mo sa amin. Kaya naman, haya mo, gaya ng paala namin, Pastor Lord, mag-ingat kami, Panginoon, sa aming mga hinihingi sa iyo. Haya mo, masala namin, Lord, ang lahat ng ito sa buhay namin ito habang kami naghihintay sa iyo. Salamat sa Panginoon. Nawa, sa gabing ito, ay naipanalangin namin ang kagustuhan ng iyong puso. Nasaliksik namin ito, Panginoon. At alam namin, Panginoon, hindi mo binibugo, Panginoon, ang mga taong humihingi sa iyo. Sabi ni salita, Lord, hanggang ngayon, hindi pa kami humihingi, Panginoon. Humihingi kami para mahusto aming kagalakan. May mga panalangin kami sa gabi ito, Ama. Alam namin, ang saktan mo lagi ang kalooban, lagi ang hinihingi namin. Kaya naway mangyayari ito, Panginoon, sa aming kaligitnan. Humayo kami sa buhay na ito na mayroong pagkatagumpay. Puspos ng Espiritu. Gabayin mo kami, Panginoon, habang papatuloy. Pagpalain mo, Panginoon, Pastor, Panginoon, na patuloy na nagsasaliksik ng kalooban mo, nagpapakain sa aming kaluluwa at pinagpapala kami. Haya mong gabay mo pa kami ng maraming bagay, Panginoon. Kailangan pa namin, Lord, ang marami pang pangaral na ganito upang kami mga matuto, Panginoon, sa iyong salita at kalooban. Pagpalain mo ngayong mga anak mo, mga gusisuwi sa aming kanatahanan, haya mong baun namin magandang, oh Lord, karanasan ito sa iyong presensya. Salamat po na marami, Ama. Pinupuri ka namin at salamatan sa matamis at makapangalan ng aming Panginoon Jesu Kristo. Lahat magsabi ng Amen and Amen.